Mga boss, sa City 100 tayo. Ang problema nito mga boss, hindi siya umaandar. Ito'y hila na lang papunta dito sa akin. Ito mga boss, ang problema nito ay yung primary coil. Pero ibabahagi ko sa inyo mga boss kung paano siya matrace. Gawa ng merong mga pagkakaiba mga boss. Kung baga, ang sira talaga nito, primary coil na umaandar siya konti pero hindi na tumutuloy. Dito mga boss, kapag meron kayong multi-tester or multimeter, ang gagawin nyo lang, yung positive probe niya, itutusok nyo rin sa kulay red na wire. Tapos yung kulay black na, yung negative probe na kulay black nga, ilalagay nyo rin sa black and yellow, dyan sa socket galing sa stator. Yan. Yan yung isang para mga boss para matrace nyo nga kung sira na yung primary coil. Kapag ka bumaba yung reading niya sa kalimitan kasi mga boss 200 to 280 ohms, yun ang reading niya. Pero pag bumaba, hindi na yan naandar. Umandar man yan, tsambahan na lang. Tapos sa ganitong paraan din mga boss, pwede ninyo na rin i-test yung pulser. Ang pulser naman dapat siya magre-ring siya sa 200 ohms pataas. Kapag bumaba rin, ibig sabihin magmamalfunction na rin 'yon. So 'yun sa primary coil tayo pupukos mga boss. Basta siya ay bumaba ng 280 ohms, 'yun yung napapansin ko rito sa CT100. Medyo mahirap na siyang paandarin. Tapos minsan mga boss kapag ang pag-test ng pulser ay basa ng langis yung mismong pulser coil, ang mangyayari dyan mga boss, minsan hindi rin accurate yung reading. Kaya mas maganda kapag itetest nyo na yung pulser coil, linisin nyo na lang muna para isang test lang, makukuha nyo agad yung reading. Pero dun sa primary coil mga boss, kahit linisin nyo yun, kasi nasa loob naman yung rewind dyan, hindi na rin magkakaigi. Kailangan talaga ng mga boss ay palit. Kaya yun, pwede rin naman nating ulit-ulitin yung pag-test para sigurado tayo. Pero kung wala nga tayong multimeter, meron tayong isang paraan. Kung meron kayong battery operated yung or yung 4-pin na pang China model na CDI, pwede yung makapag-test kung talaga sira na yung yung primary coil. Kung meron kayo yun mga boss, yung kulay yan. Ito mga boss, ito'y pang easy type pa rin yung isang yan. Pag itinesting mo, wala yang kuryente. Gumamit na rin tayo ng ibang CDI mga boss para maipakita ko rin sa inyo. Yan, tulad nito, kapag ka pinadyakan, wala itong lalabas na kuryente. Ano pa rin yan, easy type na CDI. Pang XRM mga boss, pwede rin naman yan sa CT100. Pero kapag tinesting mo, wala. So, meron tayo ritong CDI na 4-pin na DC or yung battery operated. Kapag ka inilagay natin yan mga boss dyan, magkakaroon yan ng kuryente. So, yun, natesting na nga natin sa ibang CDI. Wala siyang kuryente. Ipapalit na natin yung battery operated na CDI pang Lipan 110. Kapag kaya na isinalang ninyo dyan mga boss, kahit mahina yung resistance ng primary coil, magkakaroon niya ng kuryente. So ibig sabihin mga boss, kung wala nga kayong multimeter, kapag ka isinalang ninyo yung CDI na 4-pin, pagpadyak ninyo at nagkakuryente, aandar yan pero palyado. So ibig sabihin ng mga boss, magpapalit talaga kayo ng primary coil. Okay, so ilalagay na natin itong CDI na 4-pin. DC ito mga boss, DC. Pang Lipan 110. So kapag sinaksak na natin yan, tapos papadyakan natin, yung high tension wire, itutok nyo lang dyan sa cylinder head. At nagkameron ng kuryente mga boss. Ayan, meron yan, no? Ibig sabihin talaga mga boss, andar na siya, pero palyado. Ang sira talaga niya ay primary coil. Ayan, malakas yung kuryenteng nilalabas niya. Pero kapag ka ito nga mga boss, kasi alternate current yung papasok dito, palyado.
So, dito mga boss, pwede naman natin itong i-battery operated kung gugustuhin natin. Kaya lang mga boss, base rin sa mga na-experience ko na nagkabit na sila ng 4-pin na DC-CDI, mas mali lumiikli yung buhay ng kanilang connecting rod. Kasi medyo advanced ito kapag pumiga ka ng silinyador, magkakaroon ito ng knocking. Basta marinig nyo yung makina niya, may kaunti siyang knocking. Kaya yun, ang binibira niya mga boss, ang sinisira niyang utay-utay ay yung connecting rod. Yun, napakinggan naman natin mga boss, palyado. So, pinakita ko lang sa inyo mga boss na pwedeng umandar yung battery operated na CDI kahit naka AC type siya. So, ibig sabihin, konfirmado na yung primary coil na sira, babaklasin na natin yung mga yung magneto mga boss. Kapag nabaklas na yung magneto gamit ang 14mm na socket, tapos puller mga boss. Pagka meron kayo niyan, makakalas niyo na madali yan. Kasi yung iba, pwede rin naman dyan, sinisikwat lang. Kasi madali lang yung tanggalin. Pero ito mga boss, puller. Tapos tatanggalin nyo lang. Yun. Kapagka natanggal na yung magneto mga boss, dito tayo mag-testing. Yung primary coil niya, isusukat muna natin. Para makita nyo lang yung pagkakaiba. Kasi alam ko talaga, kalimitan niya nasa 300 ohms to 80. Pwede na yon. Kasi kapag ka bumaba nga dun sa resistance na ganun, mahirap na siyang paandarin or hard starting. So yun mga boss, ipapakita ko lang kung ilan ang reading nito. Yan, gamit yung tester. Iset natin sa resistance. Yan, ang magiging reading niya, doon tayo babase. So, ibig sabihin ng mga boss, 135 ohms na lang, hard starting talaga yan. So, yun mga boss, nakita na natin yung tunay na reading, medyo mababa, 135 ohms. Ibig sabihin mga boss, palitan na si primary coil. So, hindi ko na ipapakita ang pinalitan ko mga boss kasi gabi na, bukas na lang ito. Basta na i-share ko sa inyo kung paano siya i-testing. So, kung may natutunan kayo mga boss, pa-share, like, and subscribe na lang. At maraming salamat po.